So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kamusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ang umaga at meron ding very energetic na aura. Asara rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Katong minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kababayan, well, syempre, i-shout out muna natin ating mga top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kababayan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Simbal. Nandiyari po sa listahan si Rebel Ferrer Official, Mariam Bidasiplon, Army Lagaso, Divina Dicuaten. Syempre, i-shout out muna natin ating mga child members na sila si Bilabid Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Roel, B.A.B. Bar and Mel Grace Holmes. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Army Lagaso, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ng happy birthday si Dylan Marco Siplon Di Castro, siya pong apo ni Ma'am Maria Minda Siplon mga kababayan. Again, happy birthday. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating mga early birds. Nandyan kasama natin ngayong araw si Blessy Carlos Runan, Leonardo Stelliero, Rallis Carlinga, Gemma Ramirez, nandiyan rin po si Moonflower, Ilma Baniaga, Alexander Otrera, Rose Guevara, Leonardo Manansala, Teresita Timalewan, nandiyan rin po si Andrea Giong, Angelita Holsinger, Gemma Ramirez, and Ma'am Teresa de la Cruz. Okay, so mga kababayan ko, I think some of you nakita na po na isang hashtag or word po na gun store mga kababayan. Well, sino nga pala dito nakita mga kababayan? Please comment down below. Kasi nga, mayroon pong ang nangyari dyan sa word na gun store mga kababayan kasi yan po ang ginamit ngayon ng mga DDS na pang-asar po dito po sa mga loyalista, pati po sa mga Marcos supporter mga kababayan. Di ba noon ang ginagamit nila ay pulbur mga kababayan? Ngayon, gun store na naman po. So, alam nyo ba na meron kasing gumamit niya na isang public figure kaya yan po ay ginamit ngayon ng mga DDS na para po pang-asar dito sa mga pro-government na mga vloggers kasi nga yung punto itunggol po mga kababayan doon po ito related to doon po sa nangyaring Senate hearing doon po sa tungkol kay Kibuloy mga kababayan na meron pong isang alias Rene na nakita niya daw si FPRRD pati po si Pepe Sara na kumuha daw ng mga baril doon kay Pastor Kibuloy mga kababayan kaya nga ang nabuhay po ang word na gun store. So mamaya papakita natin yan at syempre pag-usapan po natin. And I think some of you or majority po sa inyo mga kababayan, nakita nyo na po yung full announcement ni Pastor Kibuloy na kung saan umiiyak siya, nagpa-victim at nagdrama mga kababayan. Kasi ayon sa kanya at ayon rin po sa kanyang reliable source daw na yung CIA, pati po yung FBI, nakapalibot na daw sa kanyang kumpan mga kababayan at saka under surveillance na po siya dito at saka nagdudulan siya dito na para daw siya po ititigil ito mga kababayan kung di man siya kidnapin. So ngayon, natakot si mga kababayan kasi nga, kaya nga hindi daw siya lumalabas ngayon sa kanyang compound at hindi rin po siya umattend po sa supposed to be na mapa-press conference siya, iniwasan niya kasi daw natatakot na siya para daw, baka daw siya po'y kidnapin doon mga kababayan or ipa-assassinate daw ng CIA pati po ng FBI mga kababayan at idinawit pa niya yung gobyerno ang yung gobyerno natin diyan sa Pilipinas at idinawid pa niya yung pangalan po ni PBM at saka ni Felisa kasi daw si PBM ang pangulo natin at saka si Felisa sila daw dito ang gumawa ng move para daw makapasok yung CIA pati po yung FBI mga kababayan. Parang lumalabas dito na ibinigay na daw itong si Pastor Kibuloy doon po sa taga US government mga kababayan. Kaya natakot siya, umiiyak agad. At saka nakatawa kasi dito
bakit sinabi niya na, or tsaka inukasahan nga pala niya, mga kaabayan, na merong nangyayari dyan sa Malacanang na ginagawa nila every Tuesday and every Friday na nanghar daw or naghar daw itong Malacanang ng voodoo or mangkukulam, mga kaabayan, para daw ipakulam itong si Pastor Kibuloy. Kaya ngayon, nakatawa talaga, mga kaabayan, kasi nga marami pong nag-iisip, baka daw may problema na sa ano, sa pag-iisip ngayon si Pastor Kibuloy, mga kaabayan. Nakalimutan ba niya na meron siyang kaso doon sa US, mga kaabayan? Diba? So anyways, ipapakita natin mamaya ang kanyang voice record. Pero I think some of you na nakita niyo po yung whole po, ang buong voice record na yan. So ang ipapakita ko sa inyo, mga kaabayan, isa ipaparinig ko sa inyo, yun lang pong some of portion na very important lang. Okay? Ano sa pag-usapan din po natin? I think ang nakita na po natin sa balita na pumutok the other day, mga kaabayan, na naalala ba natin yung environmental activist, yung sila si Jumel Tamayo o yung Tamano, mga kaabayan, pati po yung si Castro. Kasi nga, di ba, alam po natin, last year, that is around po September 19 yata yon, di ba, meron pong nabalita, meron pong nabalitaan na meron daw inabduct itong NTFL CAC, mga kaabayan, or kinidnap. Yung kinidnap na yon, yun daw yung sila si Tamano at saka si Castro na isa daw environmental activist, pero allegedly sila po NPA, mga kaabayan. And I think alam na natin yan at saka nakaroon po dito ng press conference. Pero doon po sa press conference, mga kaabayan, abay problema talaga kasi nga which is supposed to be na pabulaanan nila na sila po inabdak dito ng NTFL CAC, bangkos iba po ang nangyari, mga kaabayan, nilaglag nila yung NTFL CAC. Nasabi nila, totoo daw na sila po dito'y inabdak or kinidnap daw ng NTFL CAC at saka sinabihan doon sila na ganito po ang kanilang sasabihin po in the public, mga kaabayan. Ngayon, inaglabas na po ng warrant of arrest. Ito pong NTFL CAC, ang ating gobyerno, dito po versus po kay Tamano at saka kay Castro, mga kaabayan. Yes, meron na pong warrant of arrest. Pero dito sa warrant of arrest, mga kaabayan, siyempre, expected na ho natin yan kasi nga nag-iingay na naman. Ito pong kanilang mga kalyado, si Brusas, at saka meron pong mga aktivista, mga kaabayan. Yung mga NPA po, naging ngayon, nagrarally, bakit daw nilabasan daw ng warrant of arrest? Ito po kasi decision po ng DOJ, mga kaabayan. Ito po oral defamation. Paninira kasi nyo, mga kaabayan. Kasi nga, iginit dito ng NTFL CAC, wala pong nangyari na ganun, na wala pong abduction na nangyari, at kusang loob po na pumunta doon sa NTFL CAC, ito pong dalawa na aktivist, mga kaabayan. And I think tayong lahat po nag-isip dito na yun po ay trap talaga at saka scripted lang po, mga kaabayan. Pero ang kanilang tumong doon, gusto talaga nila nasisiraan po yung NTFL CAC. Yan po ang breaking news ngayon. Nasuggest ngayon, mga kaabayan, the other day nga pala, yan po ay meron pong warrant of arrest kay Tamano at saka dito po kay Castro, mga kaabayan. At saka kapag anyways, makapag-bail naman sila dito ng 18,000 pesos, makapag-bail sila. Pero kapag napatunayan dito na sila po ay guilty, mga kaabayan, makukulong po si Tamano at saka ito pong si Castro ng 6 months yata, if not mistaken. So 6 months sila na makulong dito. Yan po if ever sila po ay guilty, mga kaabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start, mga kaabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. Siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do you, mga kababayan? Lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters to Nasan Ivan, mga Sukids Ting Channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre, mga kaabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok na Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
Okay, so mga kababayan ko, ang unahin po natin sa ating pag-usapan dito, well, good news muna tayo. Kasi nga kahapon, si PBM, meron siyang inatanan po na, ano, na event doon po sa in-inspection siya, mga kababayan. Meron siyang in-inspection po na yung programa or yung ano yung bagong flagship program ng Marcos Administration, yung Airport to Clark na Road City, mga kababayan. And I think, nakita niyo po yung balita na yun. At dapat natin ipakita yan dito, mga kababayan. Kasi nga, para po malaman po ng mga haters, ng mga anti-Marcos na nandito, na meron pong ginagawa ang gobyerno po ni PBM. So for more details, let's watch this. Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong bukas na Airport New Clark City Access Road na inasa makatutulong para mapabilis sa pag-atid ng mga produkto at serbisyo na mahalaga para mas maraming negosyante pa at maengganyong mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang potensyal ng New Clark City sa Pampanga bilang alternatibong investment hub sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo kasabay ng inspeksyon sa Airport New Clark City Access Road o ANAR. Ayon sa Pangulo, magbibigay daan ng infrastruktura para mapalakas pa ang Clark bilang investment at tourist destination. Patunay din anya ito para ipakita sa mga potential investor na committed ang pamahalaan na magtayo ng world-class na mga infrastruktura na pwedeng maging lugar para sa mga negosyo. This road is much more than just an access road. It is part of our plan to propel Clark as an alternate growth area. It is a red carpet rolled out to those who will partake in all the best things that Clark can offer. It shows the path forward of building better more, so we will never lose our competitive advantage because unlocking the full potential of Clark is a continuing task. Pero bukod dyan, binigyang diin ng punong ehekutibo na malaki ang papel ng naturang access road para sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Lalo't mapapabilis ng ANAR ang biyahe mula sa ibang lugar sa Clark, maging sa mga karatig probinsya nito patungo sa Clark City ng 20 minutes mula sa dating isang oras nang walang binabayarang toll fee. In short, the Clark Metropolis has what it takes to be a mecca for tourists, a magnet of investments, and a market of goods and services. We must leverage these attributes into higher visitor traffic, attracting more investments that generate better jobs and spur economic activity. Ipinunto pa ni Pangulong Marcos Jr. na bukod sa mga ganitong infrastruktura, tutok din anya ang pamahalaan sa pagpapalakas ng iba pang pasilidad para mapalago ang kanilang future investment. Kasama na riyan ang modernisasyon ng Clark International Airport, gayon din ang rail link sa ilalim ng North-South Commuter Railway Project. Kinilala rin ng Pangulo ang ambag ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa economic agenda ng pamahalaan, lalo na sa pagtulak ng AFP modernization kung saan sinabi ng Pangulo na aabot sa 59.71 billion pesos ang naging kontribusyon ng BCDA para sa kagamitan, armas at mga sasakyan ng AFP. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. So indeed, the BCDA has a major role to play in the Bagong Pilipinas vision that all Filipinos are working hard to achieve. Your contribution to Bagong Pilipinas goes beyond your physical inventory of projects delivered, planned, and being built. The BCDA's contribution to the Bagong Pilipinas would also include a culture of excellence, of innovation, of foresight, and of industry. Ang ANAR ay may habang 19.81 kilometers at may 6 na lane. Nagkakahalaga ito ng 8.28 billion pesos at parte ng kontribusyon ng BCDA sa economic agenda ng kasalukuyang administrasyon, partikular sa Build Better More program. Bubuksan na simula bukas sa publiko itong ANAR at inaasahang magiging fully operational ito sa buwan ng Hulyo, oras na matapos ang bike lanes, landscape at slope protection nito.
Natawa ako doon sa mga comment ng mga anti-Marcos makaabayan sa ating last vlog kasi sabi nila na dapat daw noon pa daw pinaresign itong si PBB makaabayan. Kasi nga until now, wala daw nagawa ang Pangulo natin sa kanya mga lakad daw sa mga state visit, wala daw nagawa makaabayan at hindi daw nakuha ng mga investors. Siguro mga ano makaabayan, siguro mga bingi yun, bingi ba o mga bulag o mga wala alam talaga o baka hindi sila nanood dito ng mga balita po sa from the government po ng mga news media makaabayan. Walang alam talaga eh. Alam nyo sa kanilang ganyan po na klase ng mga tao, alam nyo na kalungkot talaga makaabayan. Talagang ako po yung nalungkot sa kanila at naawa sa kanila makaabayan. Bakit? Kasi nga dito, lumalabas dito na sila po yung walang alam kasi nga sila po yung nabulag po ng ibang mga vlogger, mga DBS ng mga vlogger, pati po ng mga anti-Marcos vlogger. Hindi ba niya alam or hindi ba nila alam na halos umabot na dito ng 800 billion pesos. Take note, 800 billion pesos po na na-actualized na investment from the other country or yung mga state visit po ni BBM na ginamit na ngayon sa mga infra projects makaabayan. Wala daw mga infra projects si BBM. Isipin niya lang po, paano po nabigyan po ng budget yung ano yung Pasig Esplanade makaabayan? Saan ba kinuha ang budget na yan? Yan po ay galing po sa mga investment po ni BBM from the other countries, yung mga na-actualize na po na mga budget makaabayan. Isa po yan ginamit dyan sa ano sa Pasig Esplanade at marami pang iba. Kaya nga lagi ko silang pinanawagan dito, well tayo po hindi na hindi dapat magalit sa kanila bagkos dapat natin silang tuturuan makaabayan, i-inform natin sila na meron pong ginagawa ang gobyerno natin at yan po ang ginagawa ni BBM para po sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. So sa dapat dito sa mga anti-Marcos no nandito, dapat ugaliin natin na manood po dito sa ating channel para well-informed tayo sa mga ginagawa po ng gobyerno natin. Okay? Wala lang problema na kayo po magalit dito o nadismaya, pero sana man lang kahit konti, dapat meron po tayong alam tungkol po sa gobyerno, tungkol po sa mga projects ni PBM. Okay? So, for the makaabayan, dito tayo sa marami pong umiiyak ngayon na mga market vendors, pati po yung mga middleman, nag-iyakan ngayon. Bakit Sir Ivan? Di ba alam mo natin na medyo mahal po yung per kilo ng sibuyas makaabayan? If I'm not mistaken, umaabot yata ng mga 80 pesos to 100 pesos. Ngayon, ang ginawa po ng mga farmers or mga meron po umaangkat po directly from the farmers, ginawa nila ngayon na online makaabayan. Which means, pwede na po kayong bumili or mag-order through online na mga sibuyas makaabayan na 30 pesos lang po ang presyo per kilo. Napakalayo talaga sa presyohan po dyan sa mga market kasi nga ayon po sa mga ano sa mga seller po online na mga sibuyas, direct na itong kinukuha po sa mga farmers. So ngayon, problema na ito mga middleman pati po yung mga market vendors makaabayan. So for more details, let's watch this. Nagre-reklamo ngayon ng mga nagtitinda sa palengke na matumal ang bentahan ng sibuyas dahil sa bagsak presyo ng bentahan nito online. Di hama kasi na mas mura ng doble hanggang triple ang presyo ng sibuyas online. Nagbabalik si Mon Gualvez. 30 pesos kada kilo ang benta ng sibuyas sa Facebook Marketplace. May ilan pa na mula 17 hanggang 40 pesos ang benta, depende sa laki. Ito naman, bagsak presyo sa 20 pesos lang per kilo at may free delivery pa. Ilan lang yan sa mga patok na murang bentahan ngayon ng sibuyas online. Ang presyo nito malayo sa presyo ng sibuyas sa mga palengke. Sa Kamuning Public Market sa Quezon City, nasa 80 pesos hanggang 100 piso ang kada kilo ng sibuyas. Hindi raw kayang tapatan ng mga tindera rito ang presyuhan online. Nilireklamo ng mga customer dito na bakit more daw sa kanila. Sabi namin baka nga galing sa kanila mismo ani nila. Kasi kami, umaangkat kami sa Balintawak. Siyempre, angkatin namin ng alimbawa, puunan namin ay 35 ang sibuyas. Alangang, 250 na dito. Ang grupong samang industriya ng agrikultura o SINAG na aalarma sa baba ng presyuhan sa online. Lalong mababarat yung ating mga farmers sa farm gate price. Kung naibebenta siya ng 25 to 30 online, retail na yon. Ibig sabihin, ang kuha sa kanila, mas mababa pa sa 25. Yun ang kanyang cost of production. So talagang walang kinita ang magsasaka natin. Balik puhunan lang. Ang farm gate price ay ang presyo kapag binili ang produkto diretsyo mula sa magsasaka. Sa ngayon, nasa 50 hanggang 60 pesos ang farm gate price ng sibuyas. Sabi ng grupong SINAG, ngayong buwan ng Pebrero hanggang Abril ang pinakaanihan ng mga sibuyas dito sa bansa. Kaya hindi nakapagtataka
na tila bumabaha o marami ang supply nito. Ang problema, sinasabayan din yan ng mga imported na sibuyas. Hinala rin ng Sinag, baka smuggled pa nga ang mga itinitid ng sibuyas online. Baka yan ay hindi declared, ibig sabihin smuggled. O kung mura siya, kahit kasi illegal na importasyon, nasa 20 lang yan, landed cost eh. So kahit ibenta mo ng 30 o 35, may tubo na sila. Pero ayon sa nakausap ng News 5 na isang online seller ng sibuyas, direkta mismo silang bumibili sa mga magsasaka mula Ilocos. Kaya naman kaya niyang ibaba ang presyo sa 35 pesos kada kilo. Direct tayo. Kami mismo yung namamasyaw. Kunti-kunti lang sir kung magtubo kami. Kasi kawawa naman po yung mga magsasalo kung ipapamahal namin po. Kailangan ng partial sir. Pero ang minimum na dapat bilhin sa kanya ay 10 kilo at dapat bayaran kaagad. Mula Ilocos Sur, sabay-sabero ibabiyay sa bus ang lahat ng order sa kanya papunta sa buyer sa Maynila. Ibig sabihin, hindi na napapatungan ng presyo dahil hindi na dumaraan sa mga trader, wholesaler at retailer. So ngayon ay kita natin mga kaabayan kung ano po yung malaking pagkaibahan talaga kapag walang middleman or wala pong traders mga kaabayan. So agree ka ba dyan Sir Ivan na gawin po na online yung sibuyas or yung other po na mga agricultural products? Well, para sa akin hindi maganda yung mga kaabayan. Bakit? Kasi nga maapektuhan po yung ating mga market vendors na kung saan di ba kumukuha lang sila dyan sa mga traders or sa mga middleman mga kaabayan, kawawa kasi sila. So ako po hindi agree talaga dyan na i-online po yan. Ang maganda dito na dapat tatanggal na po yung ano yung mismong mga middleman pati po yung mga traders mga kaabayan, kasi nga salito talaga po yung nabibigay po ng ano ng mahal po na presyo doon po sa mga market natin. Diba sinasabi natin yan? At meron pong programa ngayon si PBM na yung farm to market road mga kaabayan, kasi yung farm to market road mawawala kasi dyan yung mga middleman. At meron na po tayong nabalitaan na kapag i-revisa po yung economic provision ng 1987 constitutions, part doon ay meron pong tatanggalin mga kaabayan or gagawin na po na illegal. Ayon po sa kinabalitaan, nagawin na po na illegal yung mga middleman mga kaabayan. So dito kaya nga nag-iingay sila at saka sinisiraan na dito yung tsa-tsa mga kaabayan. Kasi nga nabalitaan nila na tatanggalin na po dito or gagawin na pong illegal yung mga middleman mga kaabayan. Pero malaki po yung beneficyo po sa ating mga kaabayan, mga mamang Pilipino, kasi nga bababa na dito yung presyo ng ating mga bilihin. Okay, so for the mga kaabayan, well dito na tayo. Dito po kay ano kay Kiboloy, kasi nga nabalitaan po ni Sir Ivan na umiiyak po. Pero dito po sa kanyang mga ano, sa kanyang pahayag mga kaabayan, well honestly inedit ko lang po to. Tinanggal ko po yung mga part ng mga hindi na mga importante mga kaabayan. So ang ipaparinig ko lang sa inyo yung mga importante lang po hanggang darating tayo doon sa inakusahan po ni Kiboloy na ang Malacañang daw si PBM at saka si Felisa nag-hire sila ng vodo or mga mangkukula mga kaabayan o mga witchcraft. So, for more details, let's share this. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas, kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023 sana ay po-postpone, pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na.
Okay, so doon mga kaabayan, may napansin po ako na misleading sa sinabi doon ni Kibuli mga kaabayan. Kasi nga sabi niya, doon daw sa Amerika, ginawan daw sila ng kaso. Ginawan sila ng kaso ng taga-US na hindi nila alam mga kaabayan. Hindi nila alam na balitang-balita talaga yun at talagang pumutok po yung balita na yun all over the world na sila po'y nakasuhan dito mga kaabayan na di ba meron pong alis na cash smuggling. Kasi nga nagdala sila dito ng pera doon po mismo sa kanilang loob, sa kanyang jet mga kaabayan. Na yun po ay pumayari ni Kibuloy yung jet na yun. Sa loob may dala kasi sila na pera na worth 350,000 US dollar mga kaabayan, which is bawal ho yan sa batas ng Amerika. Kasi kapag magdadala ka po ng above 10,000 US dollar, dapat i-declare mo yan sa government mga kaabayan. Pero nagdala sila ito ng 350,000 US dollar, so sila po yung nasita dito, kaya sila kinasuhan mga kaabayan. Pero hindi po si Kibuloy ang nakasuhan doon, bangkos. Yun po kasi ay inangkin po ng kanyang manager daw na kanyang church doon sa US, yung si Felina Salinas mga kaabayan. Inangkin po yun. Yun po si Felina, ano siya, US citizen kasi. Meron siyang bahay doon sa US, kaya niya inangkin mga kaabayan. So ang nakasuhan doon, ito pong si Felina Salinas. Pero nung inimbestigahan na po siya, nagdududa na po doon yung investigator kasi nga napakalaman po na bakit nakakaroon siya ng ganun kalaki na pera na 350,000 US dollar, isamantalang nakita po sa kanyang estado mga kaabayan na imposible talaga na makapag-ride po na ganun kalaki itong babae na to na si Selena Falina, si Felina Salinas. So ang pinagdudahan lang mga kaabayan, yung pong si Pastor Kibuloy, kasi nga mismo si Kibuloy, siya po ay may-ari ng jet plane or private jet na ginamit na doon mga kaabayan. So ang ginawa lang po ng US government na ano daw, pinapabayad lang po ng ano ng danyos na 500 US dollar plus meron siyang kulong itong si Felina Salinas na 1 month makaabayan. Tama ko sa kaso ng aking mga workers na mga Siamo, walo kami lahat. Ako yung number one na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami papakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Diba, isipin natin mga kaabayan, bakit naman siya i-assassinate dito or i-kidnap, bakit manalaban ba siya? Lalaban ba si mga kaabayan? Siyempre alam naman po ng batas ng ano ng gobyerno po ng US na kapag ano kapag hindi sila lalaban, well hindi naman siya i-assassinate or i-kidnap mga kaabayan, 'di ba? At saka bakit naman siya natakot dito? 'Di ba sabi niya noong una, meron siyang 20 down na mga abogado mga kaabayan. Kung hindi siya guilty dito, bakit ganun kadami ang kanyang mga abogado mga kaabayan?
Di ba? Ang ibig sabihin guilty itong si Akiboloy. At saka kung hindi naman niya ginagawa 'yan, ang mga ano, mga pag-akusa sa kanya o inakusa sa kanya, dapat lalabas sa dito at mismo siya po mag-volunteer na nalilipat po doon sa US para harapin po ang kanyang kaso at saka mapakita siya diyan sa hearing na ginawa po ni Senator Hontiveros para maano, para ma-explain naman niya ang kanyang sarili, madepensahan po ang kanyang sarili na wala siyang ginawa na ganoon makaabayan. Napaka-easy lang ho 'yan, dapat lalabas siya. Hindi sabihin po na nasa peligro na ang kanyang sarili, baka ipapatigin siya dito, ipagongorgor. At saka ng mga kabayan, napansin ako, yung sinabi niya na ipagurgur na siya, parang word kasi yan ni, ano, ni Hital Makabayan. Hindi kaya yung nagbigay po sa kanya ng informations, yung si Hital Makabayan. Kasi nga, ang meron siyang nagamit po na word, na gorgor, na yan po yung laging ginagamit po ni Maharlika Makabayan. Hindi kaya ang kanyang puting ahas ay si Maharlika Makabayan. Sinabihan siya, "Uy, mayroon na ano ang CIA, ang FBI, ay nandiyan po nakapalibot sa ano sa mga compound mo. At saka bantay-bantay ka kasi ka ikaw po ay ipapatigi dito." Hindi kaya si Maharlika nagsabi sa kanyang makabayan. At saka niwala agad itong si Kibuloy Makabayan, 'di ba? Patuloy tayo. O ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights nawala na sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nila. At teka lang pala, yung tungkol po sa sinabi ni ano, na claim po ni Kibuloy na ibinigay na daw siya doon sa US government makabayan, nagsalita na po itong US government ang embassy na that is ridiculous, wala daw ganun na nangyari makabayan. At saka wala pong kinalaman dito si PABM, pati po si Efelisa. Gawa-gawa lang niyang masari ang kanyang mga sinasabi niyan para kasi makakuha siya ito ng simpatya makabayan at para po siya ikaawaan dito ng mga nakikinig po sa kanyang announcement. So patuloy tayo. Nilang gusto lang gawin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds araw-gabi sinosurveillan ng drone. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Okay, so dahil sinabi niya na siya po'y appointed son makaabayan daw, so dahil kung siya po'y appointed son, bakit siya natakot po sa drone? Diba noon makaabayan, lagi niya sinasabi niya na mag-iingat ka sa kanya kasi kaya daw ipastop niya yung mga traffic, kaya niya ipastop po yung Lindol. Diba ginawa niya yan yung makaabayan at saka nag-viral nga yun eh. Stop, siya nga, stop, yung Lindol, stop. Pero ngayon, bakit ayaw niyang ipastop po yung drone makaabayan? Diba? Kasi kapag sabihin niya na siya po'y appointed son, ang ginagawa na dito ay magtuturo po ng mga salita ng Diyos. At saka siya po'y inuulit mo nga palagi, siya po'y appointed son, bakit hindi niya kaya po na pa-stop po itong ginagawa ng CIA daw at saka ng NBI sa kanyang compound makabayan. Patuloy tayo. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat inahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA. Alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon ay patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang...
Teka lang, makabay. Familiar sa akin yung sinabi niya na ipapatay na siya at meron siyang patong doon sa kanyang ulo. Di ba yung mga pinapapatay makahabayan, nangyari lang ho yan doon sa panahon po sa previous admin kay FPRD. Di ba marami itong mga kababayan po na mga pombre na walang kalaban-laban, yung ipapatay kaagad, na wala po ang kanilang constitutional rights sa makahabayan. Kasi nga, siyempre, yung mga sinasabi lang na mga drug addicts daw, pero ang sinasabi nila na kapag ititigil ang makahabayan, sasabihin lang dito na nanlaban daw. So yung mga ganyan po na wala ng constitutional rights, ipapatay makahabayan, natakot daw siya, yan po ay nangyayari lang po sa panahon po ni FPRD at hindi po yan nangyari sa panahon po ni PBM. Patuloy tayo. Ginagawa sa bansang ito, 73 years na po ako, magse 74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na, wala po kaming nadaanan ganito. Naginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun. Wait lang, hindi daw nakaupo bilang presidente si PBM kundi dahil daw sa SMNI makabayan dahil tinulungan daw. Nakalimutan ba natin, nakilala lang po yung SMNI dahil po kay PBM, dahil po nung paano po ng eleksyon makahabayan, di ba? Correct me if I'm wrong. Nakilala lang po yung SMNI dahil lagi lang finisher po si PBM, pati po si Bibisara makahabayan. Doon lang natin nakilala. Pati nga, totoo lang, aminin ko, doon ko lang po nakilala ang SMNI. Pero sabihin na dito, para nanalo lang daw, naupo daw si PBM dahil daw sa SMNI. At saka sila lang daw dito yung credible na network makahabayan. Okay, so call out sa lahat po ng mga network like PTV, UNTV, Net25 or sa lahat pa ng mga networks makabayan na hindi daw kayo credible kasi ang sabi niya, ang credible lang daw ang SMNI ng makabayan. Mag-agree kaya sila? Patuloy tayo. Hanggang ngayon, kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, Humanitarian Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo ginagawa niyo, dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa naniwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drugists, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niya, mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, durugista daw ating Pangulo. Naniwala naman kagal makabayan. Hindi ba na alam na fake news po yung sinabi ni FPRD makabayan? Di ba sabi pa nga niya na kuha daw siya ito ng information from the PDEA pero nilaglag siya ng PDEA makabayan. Hindi daw totoo. Kasi wala pong access yung mga mayor sa panahon na yon na makakuha po ng information sa loob po ng PDEA makabayan. Mayor pa po ng panahon na yon si FPRD. Naniwala siya kaanggan kay FPRD makabayan na lango daw sa droga lagi si PBM. Gunggong talaga eh. Patuloy tayo. Kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako.
Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. O, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nag... Teka lang, alam ba natin yung orgy, mga kaabayan? Alam ba natin yung S-E-X orgy? Alam ba natin yung orgy? Sa hindi ba nakaalam dito, yung orgy, mga kaabayan, yung ano yung, alam nyo na, laplapan, sundutan, more than two, tinatawag na ho yan na, di ba, common name niya, mga kaabayan, ay threesome or foursome. Ang tawag niyan is orgy, mga kaabayan, kapag maramihan na po, na alam nyo na po, nagsundutan. Yun po ang tawag na orgy. Inakusahan niya si Evelisa at sa PBM na may ginagawa pong orgy dyan sa Malacanang, makaabayan. Gunggong ba to? Di ba? Nakatawa talaga eh. Kasi nga si PBM at si Evelisa, mag-asawa ho yan. Pangalawa, kapag mag-orgy, more than two po ang kailangan, makaabayan na tao. Yan po ay orgy. Sa tingin mo, sa edad po ni PBM, Evelisa, kaya lang mag-orgy, makaabayan? Ay, joke lang naman, joke. Hey! At saka dito po, okay, ibabalik natin po kay Kiboloy. Alam po yan ninyo, sa panahon po ni FPRD, makaabayan, na meron pong dinadala po ng mga bayarang babae dyan po sa Malacanang. Dapat ang pagsabihan niya si FPRD. Totoo ba na may nangyari po na orgy dyan po sa loob ng Malacanang sa panahon po ni FPRD? Kasi meron pong ipinapasok po na mga bayarang babae na nag-worth po na 120,000 each na babae, makaabayan. Ang mahal naman, 120,000 pesos. Ano ba yung pikpik nila, mga gold? Gold ba yung pikpik, mga kaabayan? Ang mahal naman eh, 120,000. Saka dapat ang tanungin niya si FPRD at saka yung mga kabinete niya. Kasi ayon po yan ninyo, alam na alam po yan ninyo, at isa rin po siya nagdadala po ng babae doon sa Malacanang, si Ninyo, makaabayan. At ayon po kay Ninyo, na alam rin po yan ni Banatbay. Diba? So dapat siya ang tanungin si FPRD, hindi po si BBM at si FL Lisa Aranita Marcos, makaabayan. Patuloy tayo. Liligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesek orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft? Kami po ay nagbibigay ng... Teka lang, hindi ko mag-gets talaga eh. Appointed son siya, makaabayan. Appointed son siya, bakit siya iniwala po sa witchcraft or mangkukula, makaabayan? Di ba, nakatawa talaga eh. It does not make sense. Natakot bala sa mangkukula itong si Kibuli, makaabayan? Baka daw ipinakulam siya dito ni PBM, ni Felisa, para daw manatili sila dito doon manatili sila dyan po sa Malacanang, makaabayan. At saka ipinakulam daw itong si Kiboloy para siguro mawala na siyang power dito. Sino ba dito ang mas powerful? Siyempre ang Panginoon, si Jesus, makaabayan. Hindi ho yan kayang tablan po ng mga witchcraft na yan, ng mga mangkukulam na yan, or voodoo na yan. Hindi po kayang tablan yan. So sinasabi niya na siya po'y appointed son, bakit siya natakot, mga kaabayan? Diba? Gunggong talaga eh. Patuloy tayo. Taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Million-million ang aming... See? Nadulas. ang kanyang budget, mga kaabayan, galing pala sa China. So, supportado pala ng China or funded pala ng China. Diba? So, kanyon, alam na alam talaga eh. Kaya pala, tinatawag po na Shikwa. Si Shidong. Kaya pala, kasi funded sila ng China, makaabayan. Patuloy tayo. Ang binabayad, ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI
na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Dapat ang pagsabihan niya na mag-resign, yun po si ano makaban yung mga Duterte, si Pulong at saka si Baste. Yun kasi mga walang kwenta yun. So dapat yun po ang pinaparesign nila. At hindi po si PBM, at si Pelisa, si PBM, magaling po siya na presidente makabayan. Marami po siyang nagawa. Ayaw nilang kasi naintindihan na yan kasi nga meron silang pansarili po na interest makabayan. Kasi nga hindi pumaburo sa kanila. Kaya sila nagkaganon. Pero ang dapat pagkasabihan niya na mag-resign, yun pong dalawang Duterte, si Pulong at saka si Baste. Yung maraming tato makabayan. At saka alam niyo po, kung hindi siya guilty dito, bakit naman niya ayaw po harapin po yung hamon po ni Hontiveros makabayan? At saka alam ko po kung bakit siya naganyan, bakit siya naka-stress po, parang nag-breakdown na ang kanyang brain makabayan. Kasi nga, dalawa na po dito or tatlo na yata ang kanyang sub-pena makabayan. So kapag hindi pa siya dito, atin po sa next na hearing, dyan sa Senate hearing, well, ipapa-aristo na po siya or ipapa-cite in contempt makabayan. So ipaparin ko po sa inyo, sinabi po dito yung rebut po ni Senator Risa Hontiveros. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Okay, so mga kaabayan ko, before ito magpatuloy, well, shout out muna natin at yung mga viewers. Nandyan po kasama natin si Lionel Desiderio, Heights Scout Ranger, Chloe Braganza, nandyan po si Sagittarius, Olivia Lupiga Lake, Heights Marla Mejia, Price Gasul, Erwin Senorin, Meli Gineso, Evangeline Sanchez, Heights Sir Felix Frank Dolfo Akong, Ronaldo Antelion, nandyan po si Sinaida Anulacion, Emily Timaho, Ami Wal, nandiyan po si Mario Casina If Malimbao, Angelita Holsanger, at saka isa po natin si Jeline Quezon, Maria Victoria Vasquez, biyahe ni AJTV from South Korea, nandiyan po si Ashen and Ma'am Evelyn Garcia. Okay, so mga kaabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung post po ni Jay Sunsa kung bakit kumalat ngayon, or actually hindi naman siya talaga dito, yung napakalat po ng word na ano makabayan, yung gun store, iba naman kasi nga yan po yung post ni Jay Sunsa, sabi niya, napunta po ako sa Glory Mountain ng KGC, wala akong nakitang gun store. Sabi niya, is call na mga pastor meron daw. Pero alam niyo po kung sino po yung original ng gun store makabayan? Si BP Inday Sara. Kasi doon po sa post, mismo sa kanyang account makahabayan, at sa partner po sa mga supporters ng mga Duterte, meron kasi silang ginawa dito na reenactment makahabayan na yung ano yung ganun po, kitang-kita naman natin yan, yung ano yung ginanon po si BP Sara, at siya tinanong siya na kumuha daw sila ng mga baril doon po kay ano kay Kiboloy sa Glory Mountain makahabayan. Ang sagot po kaagad ni BP Sara, ano yung mountain? Gun store ba yun? Gun store makahabayan. Kaya nga kumalat ngayon at ginamit ho yan ng word na yan na gun store, pang-asar po sa mga Marcos loyalist, pati rin po pang-asar po sa mga Marcos supporter or yung mga pro-admin na mga vloggers makabayan. Ang lali niya palang sumagot po, gun store kaagad. Bakit ang tanong? Bakit ayaw niyang sagutin po ng matino makabayan? Bakit ganun po yung mga sinasabi niya? Parang hindi talaga, hindi ko nakagets eh. Bakit hindi kaya niyang sagutin po yan ni Bibi Sara? Eh samantalang kapag mga joke-joke po ng mga videos, mga reenactment, kayang-kaya niya kaagad sagutin makabayan. Diba? So yan po ay tanong ng taong bayan. So for the makabayan, meron ko kayong ipapakita sa inyo na isang vlog na isang abogado na pag-usapan niyo po doon tungkol doon kay Pastor Kiboloy makabayan. Bayan. So for more details, let's watch this. Nandinig ko yan kanina umaga. Tapos, ang unang-una niya sinabi, syempre, appointed son of God siya of the kingdom of Jesus Christ.
So doon pala, syempre pagdating natin, lagi na natin nadidinig yung appointed son of God eh. So ang tanong natin, sana masagot niya, no? Paano ka ba naging appointed son of God? May papel ba to? May authority ba to? Anong klase bang appointed son of God ang pinag-uusapan natin nga, dito? Partner eh. Diba? At ako mismo nagtataka, paano ba magiging appointed son of God? Baka may spirito na lumabas galing at sinabi, diba? Ina-appoint so, kita. Kingdom of Jesus Christ. Oh, sa atin, bilang Christian, bilang Katoliko, isa na lang alam nating anak ng Diyos. Diba? So anyway, so yun na, sana magpakita siya ano bang klaseng authority appointed. Meron ka. Oh. Sino nag-appoint pala sa'yo unang-una? Sino nag-appoint sa'yo na son of God ka? Diba? Pangalawa, partner, sabi niya ganito, nanganganib yung buhay niya. Nanganganib yung buhay niya. Mm-hmm. Kaya hindi siya lumalabas. Oo. Kaya hindi na siya umaatin ng hearing sa US. Oo. Sabi ko parang, yung salitang nanganganib yung buhay ko, kaya hindi ako humaharap sa hearing. Parang nandinig ko na to, partner eh. Yung itong klaseng, yung ano, mm-mm, script, nandinig ko na to eh. Parang nanganganib yung buhay kaya hindi nakakabalik ng Pilipinas. Sino nga yun? Ah! Si Tevez. Client? Oo, client din na to nito, Pasyo. Oo. Yung expelled congressman si ano, si Tevez nga. Parang ganyan din eh, di ba? Politika din sinasabi. On politics. Di ba? Yun yung reason kung bakit nanganganib yung buhay niya. Pero, sabi ko, di pangalawa na to, si ano? Si Pastor. Si Pastor Kibuloy. Okay? So, tandaan niya, partner. 2018, sinabi niya dyan sa speech niya, niligalig na daw siya, pati yung congregation. Kumbaga, ginulo na siya. Year 2018. Mm-hmm. Imagine mo, partner, ha? Kung year 2018, niligalig ka na ng mga kaso, bakit ngayon mo lang maiisip na ipaliliquidate ka? Dapat noon pa, di ba? Mm-hmm. 2018. Bakit sinabi niya niligalig siya nang walang dahilan? Nahuli siya sa Hawaii, tapos yung pera partner na nakita sa private jet is worth $350,000. According to him, yun ay sa kanyang mga tauhan. Okay, sige, i-analyze natin kung sa tauhan niya talaga, partner. Maliban doon, maliban sa $350,000, na kasi partner, yung private jet from Hawaii, bound to Philippines. Okay. Papunta ng Pilipinas. Private jet ito, sino ba may-ari? Eh, Cessna to eh. Cessna Citation Sovereign. Diba? Yan. At that time, anim sila sa loob. Pero sinapos siya ng isa. Ni Salinas. Dahil si Salinas, US citizen. Doon nakatira. Meron siyang bahay sa, anong pangalan nun? I forgot the name. Letter K. Ang pangalan pa. So, si ano ngayon na nakasuhan lang? Si Salinas. So, siya, takbo na ng Pilipinas. So, ano sasabihin mong inako mo? Wala ka inako dun. May sumapo sa'yo. Diba? Unang-una, bakit mo sasabihin na sinapo? Kanina yung private jet partner. Kay Salinas ba o sa kanya? Because inamin lang ni Salinas yung kasalanan niya, partner, 30 days lang ang pagkakakulong niya, saka $500 fine. Hindi siya nakasuhan ng cash smuggling. Siguro nakita sa upon investigation, wala kang kakayahan magkaroon ng $350,000. Diba? Yung Cessna plane partner na private jet, lumalabas pag-aari ni Pastor Kibuloy. Kasi pagkatapos, nagkaroon ng issue doon sa cash smuggling, may umako iba, yung Cessna plane na yon hinold yun eh, sa Hawaii. Sinoli rin sa kanya. So, kanina yung private jet. Speech, so, wala na yung kaso? Wala yung kaso sa doon kanya. Doon sa cash kay Salinas? Hindi, na si Salinas, na meron siyang penalty na 30 days. Pero, since inako niya, di ba hindi naman nahuli ng US na to, si Kibuloy, kasi may umako. Mm-mm. So, parang nawala yung kaso. So, mas mababa na yung penalty ni Salinas. Mm-hmm. Pero diba? Hindi nakulong. Dahil 30 days partner, 30 days na kulong, pero nakapagparang piyansa ba yun? Partner, hindi ko alam kung decided na kasi yun ang lumabas. Para ang penalty mo na lang $500. Saka 30 days na imprisonment. Mm-hmm. Hindi ko alam kung kasi sa atin partner, pag 30 days pwedeng mag-ano, probation. So, ganun yung nabasa ko.
Now, sabi ko part, ito. Honolulu based Hawaii News Now reported that Felina Salinas will spend 30 days behind bars and would have to pay a fine of $500 for the crime. So bumaba siya, hindi siya sa cash smuggling. Mm. Kasi kung cash smuggling yung partner, pati property niya mafo-forfeit. So siguro nakita nila, inako. Diba? Inako. Now, partner. So, yun din na nakalagay sa inquirer, partner eh. Parang nalaman nga nila na inako lang yung kasalanan. So, yung pinag-uusapan natin na wanted si Pastor Kibuloy, hindi dito sa kaso ng cash smuggling, partner. Kung hindi doon sa... Kung hindi doon sa yung nireklamo rin ng mga Pinoy dito. Pinagsusulisit yung mga bata. More on yung pang-abuso sa bata, trafficking, sexual... No. Sexual, yung mga abuse. Ganito. Pero ang tindi ng kanyang mga paratang partner, kanina habang pinapakinggan ko, yung kanyang statement. At mayroon pa siyang sinasabi parang may plano ata partner na lusubin ang kanyang, partner, yung kanyang lugar. At partner, sinasabi niya, lusubin at maglalagay daw ng droga, mga bomba at baril. Bakit naman? Oo. Partner, tandaan natin ha. Dito, pakita ko lang partner. Ito yung picture. Maglalabot na ako. Ito yung plane partner. Ito yung mga kayubi. Ayan Ito partner, yung Cessna plane na yan. Yan yung nahulihan. Noong $350,000. And some parts ng rifle. Nandiyan so, sa loob mismo. Dito sa loob. At ang nakalagay dito, ito ay inquirer. Ayan. Back in the Philippines, free to fly again, was Pastor Kibuloy, was Pastor Apollo Kibuloy's statement after U.S. authorities returned his Cessna jet, which was seized in Hawaii in February 2018 yun. So, partner, ganito. Unang-una, siyempre tanong mo, di ba? Pag lalagyan ng droga yung alin yung bahay niya, yung lugar niya. Yung lugar. Partner. Kaya binabantayan nila. At sinasabi nga niya, hindi sila papaya kasi dapat dumaan daw muna. Dapat may kasamang mga barangay officials at may kasamang dumaan sa proseso bago lumusok. Kasi may mga ganong aligasyon siya eh. Nalaban ba siya? Oo. Na may mga... Mayroon daw siyang A1 information na natanggap na ganun ang magiging susunod na hakbang. Dahil sa, baka hindi siya... Gumagawa ba siya? Nagpapakita partner at siya na mismong umamin na nagtatago siya. Kaya nga partner, if you're not guilty of anything, ba't kailangan mo magtago? Sabi mo may 20 lawyers siya. Doon sa US for these cases, partner. Sabi niya, at ready sila for the defense. Kung ready ka, bakit kailangan ka magtago? At bakit mo pa hinihintay yung extradition? Kung talagang wala kang ginawa, syempre wala naman din tayo alam, partner. Sige na, wala kang ginawa, partner. Ba't hindi ka na mag-voluntary pumunta dun? Bakit ka kailangan pa mag-extradition? Sabi nga, partner, meron ako nabasa dito. Malamang daw, ang federal government, ay maghahain ng federal authorities. Ito anong news to? 2021. Federal authorities said they plan to extradite Kibuloy, who is a close friend of Philippine President Rodrigo Duterte. But Green, attorney niya, said, that's not going to happen. No. So, ibig mo sabihin, wala naman kayo palang balak kahit pagkaroon ng extradition. Ba't nyo pahihintayin? Kung wala kang alam na mali, you go. You go back to US. Defend yourself. Diba, partner? Saka yung sinabi niya na postpone. Partner, meron dito. December 10, 2022 na news. US court moves Kibuloy trial date to 2024. Sabi niya, diba, 2024. Bakit? Hindi siya napopostpone because nagpapapostpone yung prosecution. Nagpapostpone sila. Okay, so liwanagin natin yun. Ito yung nasa news ha. Ayan ha, binabasa natin. Ang sabi dito, the judge's order comes after five of preacher
Apollo Quibulis co-defendants submit a request for continuance of the trial date. Sila yung nagpa-move. Mm-mm. Diba? Kasi kailangan nila, ito partner eh, to prepare for the trial in Los Angeles, California. Pinayagan na ma-move ng 1 year for them to prepare. Mm-hmm. So, hindi pwede sabihin, napospon. Eh, kayo yung nag-request eh. Okay. Kayo yung nag-request na ma-delay kasi kailangan nyo nang mag-prepare sa inyong depensa. Eto, may appeal siya sa gobyerno. Diba, kanina narinig ko. At sinasabi niya, ba't hindi na lang magsampa ng kaso? Saan? Okay. Magsampa ng kaso doon sa mga alegasyon sa korte. Partner. Sinasabi niya, partner. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga naganap sa US. Oo. Hindi. Itong ginagawang hearing, partner, bukod doon sa US. Di ba may mga... Itong pinag-uusapan ngayon sa Senate, partner. Di ba may mga lumantad? Mm. Oh, may mga lumantad na di umano, inabuso sila. Okay. Yung si alias Rene. Di ba? Sinabi, siya actually ang nagsabi na may mga nakita siyang mga baril. Okay. So, yan yung mga alegasyon na gano'n, di ba? Bukod dun sa kaso niya sa US, eto ngayon yung mga akusasyon sa kanya, di ba, sa hearing. Oo. Sabi pa niya, ba't hindi na lang magsampa ng kaso? Partner, korte? Ang tanong natin, aatin ba siya if ever magkakaso? Oo. May kaso nga sa US eh. Oo. Wala ka eh. Oo. Hindi ka dumarating eh. Oo. Oo. Bakit? Kasi doon, hindi siya malakas. Oo. Di ba? Wala siya influence doon. Oo. Totoo doon. Di ba? Mm-mm. Eh dito sa Pilipinas, bakit? Bakit gusto mo dito sa Pilipinas? Oo. Anong meron? Oo. Pangalawa, partner, hindi naman ang purpose na sa hearing, pakulong ka. Oo. Hindi naman yun yung purpose eh. Oo. Kasi dalawang magkaiba yan, partner. Oo. Huwag niyong pakialaman yung gusto ni Senator Risa Ontiveros kung gagawin niya to in aid of legislation. Mm-hmm. Kung totoo, naman, ito naman, ang hamon natin kay Pastor Quibuloy. Kung gusto mo na sa court lang at ayaw mong umaten sa hearing dyan, bakit hindi ka magsampa sa Supreme Court at ipatigil mo ang Senado? Oo, pwede yon. Pwede yon. Ipakita mo, hindi to in aid of legislation. Oo. Ito ay para ako ay ipahiya. Oo. O para ako ay husgahan. Ihigpitan. Oo. Ikaw magsampa sa Supreme Court para ipatigil yung Senate hearing dyan sa kasong kinapapalooban mo. Mm-hmm. O bakit mo ihamunin na magsampa sa kaso? O, ang tanong natin, gaano ka ba kalakas? Diba? E, tapos maghihintay ka pa ng extradition. Uh-huh. O gaano katagal yan? May hearing pa yan, partner. Uh-huh. So, are you willing talaga to defend yourself in US? Why wait for the extradition? Don't wait. Mm-mm. Go there. At ang nakapagtataka rito, idinawid pa niya yung pangalan ng ating Pangulo. At ng kanya, na ako partner, since lumitaw itong issue, wala akong narinig na nagbigay ng ano rito, ang Pangulo. Yes, totoo yan, partner. Wala akong narinig na mayroon siyang opinion, komento, lalo tigit dito sa ginagawang hearing. Saka partner, tandaan natin, Paano mo i-correlate ito or idadamay dito si PBBM pati na si First Lady, First partner? Lady. Kung 2021 pa yung kaso mo sa US at meron ka ng wanted, partner, kailan ba siya na wanted? Bago pa nagkaroon ng eleksyon. Mm-hmm. Bago pa nahalal si PBBM na presidente. Mm-hmm. Lumabas na yung wanted na yan na galing sa FBI. Anong sabi nyo? Itong wanted na binigay ng FBI, pamumuliti ka lang yan. Diba? Sabi niya, pamumuliti ka lang yan kasi malapit ng eleksyon. Oh, diba dininay yan ng US? Paano mapamumuliti ka? Eh, may kaso ka talaga. Mm-mm. Diba? Kaya paano mong, ang layo ng reasoning mo na i-collate mo to kay PBBM na makikipagsabuatan kung noong ka pa hinihintay ng US na pumunta dun. Ikaw yung hindi ka pumupunta. Tapos ngayon, dahil hindi ka pumupunta, sabi mo constitutional right mo, ang extradition? Kung gusto mo, pwede ka mag-volunteer pumunta, defend yourself. Why wait? Tapos sasabihin mo, ngayon, na merong pinagkakanulukan ng gobyerno? Bakit? Dapat noon pa. Diba? E bago nangyari itong hearing partner sa Senate, sa Senado, ang saya-saya mo pa pag lumalabas ka sa SMNI. Wala kang katakot-takot. Never ka nagbanggit
about the fear na ikaw ay paliliquidate. Bakit ngayon lang na meron kang hearing sa Senado at naglabas na ng ibang mga nagrireklamo, saka lumalabas yung ganito mga depensa? Kaya nga sabi natin, ano to? Scripted ba to? Sabi ko, parang nadinig ko na itong ganitong klaseng depensa eh. At aside pa po sa nakikita natin po si Kibuloy doon sa programa niya sa SMNI, sa programa po ni FPRD, di ba naglalaro rin po ito si Kibuloy ng basketball, makabayan? Live po yun, live po ng basketball, pero bakit niya masabi na siya po'y namiligro dito at saka hindi na siya lumalabas, makabayan? Di ba? Kailan lang yun? Last year yung makabayan, nakita pa nga natin eh. So, ang question natin dito, sa tingin niyo ba, nagsasabi po ng totoo itong si Pastor Kibuloy, makabayan? Please comment down below at saka gusto ko pong makita ang inyong mga opinion. Okay, so anyways, yan po naman ang kalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, sa magandang umaga ng linggo na to, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa bagong araw na ito, sa hininga sa aking mga baga at sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Sa pagsisimula ko sa araw na ito, hinihiling ko po ang iyong patnubay at karunungan. Tulungan mo po akong makita ang mundo ng may sariwang mga mata, harapin ang bawat sandali ng may malinaw sa pag-iisip, at kumilos ng may pagmamahal at kabutihang loob sa lahat ng nasa paligid ko. Hinihiling ko na samahan mo po ako sa buong araw na ito, at tulungan akong mahanap ang kagalakan at kapayapaan sa lahat ng aking ginagawa. Mangyaring tulungan akong maging maingat sa kagandahan sa paligid ko upang pahalagahan ang maliit na bagay sa buhay at naroon sa bawat sandali. Ipinagdarasal ko ang mga nahihirapan ngayon, ang mga nasasaktan, ang mga nagdadalamhati at ang mga naguguluhan. Naway mahanap nila ng ginhawa sa iyong pag-ibig at naway malaman nila na hindi sila nag-iisa. Salamat po sa iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong awa. Walang hanggan akong nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Amen. So maraming maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Zara, BBM Zara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Zara, BBM Zara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Zara, BBM Zara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Zara, BBM Zara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mga